morning guys, Glenn Pole, Makalikot. Guys, share ko lang ginagawa natin ngayon. Mio, gagawin natin dito is maingay ang makina. Yun, buksan natin, chinek natin. Tapos, malalaan nakita natin. Yan, ito si Sir. Sir, saan pa kay gani, Sir? From Gentry. Yan, ang pangalan niyo, Sir? Victor. Sinayin all stop. Pangalan niyo, Sir? Pangalan niyo? Victor. Ah, Victor, Sir. Oh. Sorry, Sir. Yan. Well, Sir, yan ang motor nyo ay kabubulang ano? Oh, January. January. Yan. Tapos, ito, maingay ang makina. Chinek natin. Ito na, check natin. Kayod ang piston. Yan. May kayod ang piston. Tapos, yan. Umingay. Ito ko. Meron siyang... Yan. Yan, bali kumatok siya. Yan ang nangyari. Tapos overheat. Tapos ito daw ay naka-set na. Kaso bakit hindi naka-port? Yan. Hindi siya naka-port oh. Stock port lang siya. Una, babaguhin pa natin siya. Pero naka 6.8 cam siya. Kaso hindi siya naka-port. Yan, kaya medyo yan ang baaring nag-cost ng overheat niya. Tapos yung connecting rod niya, bumigay na. Yan nga 'yo. Yan. Ito guys, oh, hindi rin nakapakit ang piston. Pero kasi 6.8 siya. Sabi ni Sir, January lang daw to binuo. Yan, bingay na agad. Overheat pa. Sayang, bagong black oh. Yan. Yan, kayo do. Bali nga gawin natin dito, papalit tayo ng connecting rod. Bibigyan na natin ng diretso, motor. Yan yung motor ni Sir, Mio Soul. Yan si Sir. Okay, biyakin na natin ito ng diretso para makita natin ng ayos. Ayan guys, ito, ayusin pa rin natin ang head. Mabuti na yung safe talaga kasi hindi man daw ito nakahapit ni Sir. Sir, gano'ng kalayo mo tinakbo na ito? Yung mga 10 kilometers, mga ganun lang. 10 kilometers lang? Bali ka. Malapit lang. Pero bakit nag-overheat? Ano yan, paikot-ikot lang kami. Sabi ni Sir, pang subdivision lang daw halos ito. Pero bakit overheat? Sayang oh. Tapos ito, halos dikit ang barbol oh. Ayusin natin na konti. Ayan guys, nakalas na natin. Ito yung sigo niya, lo, kinakatok ni Sir. Ayan. Ayan, naingay na talaga. Na-heat stroke na rin. Papalta natin dito is connecting rod, side bearing. Ayan, si Sir na kumakatok niyan. Ayan. Tapos lang ang lugi. Bali, ito ikakabit natin black. Papalit natin ng black. Wala pa naman siyang tama. Ayan, ito papalit natin black. Kasi sira yung black na dati. Ayos pa. Tapos yun. Head, report natin. Re-report. Try lang natin muna to. Ayan guys, pe-press out lang natin. Ayan guys, nakalas na natin ah. Ito yung nangyari sa connecting rod ni Sir. Ayan. Naubos. Ito yung luma eh. Ayan. Kayo di ah. Kaya umingay tate. Ayan. Okay. Bali ito, lilinisin lang muna natin. Tapos papalit natin to. Kapit natin to. Ayan. Okay. Linisin lang natin muna to. Guys, ito yung sigun niya. Last share ko lang sa inyo. Ito yung loob. Yan, naiipon, napupuno ng dumi yan. Oh. Dumi lang yan, lahat. Oh. Dumi. Naiipon yan dito sa oil catch. Yan oh. Yan oh, dumi lahat oh. Kapal yan. Yan yan, sa loob ay no. Ilinisin lang natin muna to. Nilipunan to na dumi eh. Yan, sa loob. Okay, nisip muna. Guys oh. Dumi oh. Nilipunan dumi. Napakadami. Dumi na may konting sigunyal. Oh, putik na. Parang ano eh, lupa sa loob eh. Oh. Oh, Diyos ko. Yan, dami po. Hindi sila ang
Yan guys, okay na. Kinakabit na lang natin ulit yung bagong connecting rod. Yan, ikabit natin. So, the side bearing. Tapos, kasi ito, kakabit natin. Yan guys, kinakabit na natin. Ine-press in lang natin ito. Yan guys, tapos na natin i-align. Okay na. Medyo linisin ang crankcase, kakabitan natin 'to. Yan guys, okay na, nalinis na natin siya kasi merong parang konting discoloration, pero hindi na matanggal eh. Tapos 'to, 'yan. Kinakabitan natin. Tapos yung pa iba. Nilinis pa. Sasalpak na 'to. Salpak na natin ang buong ilalim. Yan guys, naikabit ko na lahat ang pyesa ng ilalim. Ang susunod naman natin, itong black. Ito yung black ni Sir daw dati na pinagpaltan, pero mas okay pa. Tapos ito yung piston niya na ikakabit natin na dati. Yung mukha lang okay naman eh, wala naman siyang tama. Pero bilang, linisin lang natin. Ito kasi nangyari doon sa ano niya eh. Oh, nag-overheat. Ayod eh. Okay, linisin ko lang to. Guys, ito, na sinusukat natin yung piston. Black, wala pang piston rin yan. Halos pantay siya. Kaya gagawin natin tayo, mag-gasket tayo ng isa. Ayan. Bali, hugutin na uli natin, tapos papakit. Tapos to. Iseset pa natin ng panibago tong head. Kasi halos mag-untugan siya. Yan guys, dito naman tayo sa piston. Ang gagawin natin dito, kasi ito ano natin, ipoport to natin. Kasi hindi ito nakaport. Oh. Stock port siya. Ayan. Pero naka 6.8 siya. Naka-lighten bulb. Ang gagawin natin dito kasi hindi siya nakapakit, ito papakit natin. Kasi pag pinatong ko to, yan, tulad yan, idinili ko lang siya ng konti. Yan, untog agad. Untog siya agad, nalaki oh. Katulad nitong piston niya, dati niya, ito kinilatest daw eh. Kaso hindi naman daw hinahapit ni sir, yan, untog pa rin eh, nalaki oh. Untog talaga. Untog. Tinanong ko nga kay sir kung hinahapit, hindi naman daw niya hinahapit eh. Napit mo ba ito, sir? Hindi. Ano yung pitik-pitik lang? Pitik-pitik lang? Naku, katong... Kasi ano yun, break-in period pa siya. Yan, na-breakout period siya, oh. Mm-hmm. Yan, oh, kayod. Ayan, oh, ito yung dating piston, oh. Nakauntog, oh. Untog nga, no. Mm-hmm. Ay, hindi niya pinatong yun. Yan. Kaya sinukat na lang doon, sana. Latest. Delikado. Kaya ngayon, magpapakit tayo. Ang ginawa ko, tinaas ko to. Tapos, yan, gaganunin ko lang. Yan. Ganun, side, yan. Side, tapos ganun. Yan. Ito na yung palatandaan natin. Ayun. Ito tayo maglulubog. Kaya tayo magpapakit is para talagang hindi siya sumabog. Delikado. Ubuti na yung sure. Yan. Ito, pakit ko muna to. Guys, ito na tayo sa machine. Papakit natin. Yan. Yan guys, okay na. Pakita natin siya. Yan guys, nalinis ko na yung piston. Yan, sinukat lang natin. Dinilay ko lang. Halimbawa, in case na mag-ball float siya, hindi siya untog. Yan o. Pasok na siya. Yan, patakas yan. Pag pinatong siya, pasok na siya. Yan. Yan, palpakit eh. So ang intake, ganun din. Sample lang, tong hindi nakapakit. Ito yung kanina, hindi nakapakit ito eh. Oh, untog yan. Oh. Pag nag-ball flow, sabog talaga. Buti lang, hindi hinahapit ni sir. Ito yung dati oh. Oh. Ito ngayon, yung piston niya, yung luma ito. Okay na. Easy na ito, kakabitan natin ito. Tapos ito. Akalasin. Po-port. Yan guys, nakalasan natin. Hindi talaga siya naka-port. Yan. Stock port siya. Yan. Wala siyang port talaga. Tanggalin natin yung mga nakaharang. Oh, yan o. Stock port. Yan. Tapos, yan. Kumakain na siya ng langis talaga. Yung bulb niya. Exhaust. Exhaust, yun.
report natin. Ayun, nakapit ko na pala yung black. Kinapit ko na yung black. Report ko muna to. Habang maliwala magpadumidilim na eh. Yan, tapos natin siya port. Tapos nag-lighten tayo ng konti ng bulb pa. Na lighten bulb. Yan. Yan, lighten bulb. Ang cam nito is 6.8. Yan, aftermarket din lang. 6.8 yun. Hindi kita. Yan. Back muna rito. Tapos, yan. Port na natin. Yan. Hindi pala nalilinis. Para sa linisan na lang. Yan. Ayan ang port. Kasi nung binuksan natin, hindi siya naka-port. Ayan. Tapos nag-pull wave nga pala dati. Pinull wave na rin natin to. Tapos yun pa, yung manifold, di pa. Hindi pa natin napoport. Poport pa rin natin yan. Ayan. Itong gagawin ko dito is babalblap muna natin bago lilinisin. Magbuhin na natin yan diretso para may salpak na rito. Ayan guys, nabuo na natin ang head. Tapos, yan, tinutuyo ko lang yung gasket. Tapos salpak na natin. Diretso salpak na to. Wala na naman tayong gagawin dito eh. Naka-ice na natin eh. Salpak natin. Salpak din. Yan guys. Buo na siya. Nakabit na lamin. Lahat. Lahat. Yan. Cover. Yan. Nasalinan na rin ang langis. Yan. Sampa na namin sa makin. Sa chassis. Yan guys. Nagsampa na namin ang makina. Yan. Nakabit na namin ang carb. Lamp flashlight. Yan. Yan ang carb. Yan. Bukas pa. Tapos nag-full wave na rin tayo. Kanina binago ko na rin sa stator. Ito. Tapos papanda rin natin. Check natin kung naahon ang langis. Okay. Naahon na. Yan, naahon na nga. Okay na. Naahon ang langis. Sure na naahon ang langis. Kaya pwede natin isa sara. Kuha na namin ng diretso. Yan, okay na. Tetesting na ni Kuya. Yan, ito na. Eh, ito na. Malakas. Ano Kuya, ang pakiramdam mo? Malakas. Ayos. Nakatahimik makina, no? Tahimik. Tahimik na makina. Hindi nakatulad nung dumating ka na parang makinilya. Helicopter. Ayan. Ayan. Bali, ang ginawa namin dito, palit connecting rod, side bearing, palit ng block, reset ang head, nag-pull wave pa kami ng back charger, saka palit charger. Ayan. Sir, taga saan kayo, sir? Gentry. Ah, Gentry. Pangalan, sir, ulit? Victor Colorina. Yan, si Sir Victor. Yan, time check. Anong oras na, sir? Alas 11. 11. Ay, 23. 11. Nag-umpisa kami ng alas 10 na umaga. Ang dami kasing gawain din sa motor, sir. Eh. Nag-rewiring pa kami. Okay na. Yan, pinatay lang namin. Sir, anong pakiramdam sa pinakaiba? Ay, yung una, mabibrate. Mabibrate siya, tapos yung ingay niya talaga, rinig mo yung parang helicopter. Mm-hmm. Ngayon, tahimik na. Okay. Tapos napaka-smooth ng ano niya, wala nang vibrate. Nung telesting ko, malakas yung RPM niya. Lumakas malakas na? Malakas yung orangkada. Yan. Stuck pa yung panggilid niyan, pero ano, okay pa. Oh, okay, no? Yan. Okay. Okay na. Masaya na si sir. Panahal tayo dyan. Yan. Lamig-lamig lang namin at ano, Gentry pa siya. Gentry siya, Sir Ruben, no? Gentry pa, Santiago. Santiago? Ang layo-layo rin. Palamig-lamig lang para namin, para hindi mabainat. Yan, pauwi na si Kuya. Kaya ingat, ha? Okay na.